Well, para may hindi malayo ito dito sa pinag-usapan natin dito sa first topic natin kay Jimenez. You cannot blame yung mga netizens natin na sasabihan siyang low IQ because of what happened. You know why? Kasi professional player siya. If you're a professional player, you should know your situation sa game. It's a game 7, do or die battle. Wala nang game bukas. Alam mo kung what is at stake dito sa situation. At alam mo, hindi ka role player. Tapos from the get-go, binarag mo kagad yung tautuwa. Siguro, hindi ko naman pwedeng... Kaya ang reaction ng mga netizens is low IQ. Sa akin naman, medyo yung nawala yung composure niya, medyo maturity, medyo wala pa. Siguro nawala yung poise niya doon. Siguro third, baka he's trying to send a message. O wag ka magpapaano dyan, ha? Magpapabully dyan kila Junmar. Para bang he went overboard. He went overboard na siguro. I don't know what happened dun sa ano. Magse-second guess ako. Baka sa dugout nila, minotivate na ganito ha, dapat toughen up. Ganito, ganyan. Huwag kang papayag ganito. Tapos he took it literally na ganun ha. Eh syempre, kung ikaw sa game, nawala ka rin sa dapat mong gawin. Yung syempre, kung merong team preparation, meron ka rin individual preparation on how you will deal with your isa position mo individually, your rotation mo sa defense, sa offense, o lahat yun para naglaho. Because of that, parang nag-zero in lang siguro siya dun sa pangyayari na yun. And it's so sad, sayang. Hindi niya nabigyan ng magandang laban si Junmar. And it's, yun sana ang magiging ano niya, statement game na how will he match up against Junmar Fajardo at saka lang ang makakatapat doon. So parang nabitin talaga yung mga fans, medyo may halong galit kasi sayang, gusto ka namin panoorin, biglang nasa dugout ka lang pala manunood ng basketball, di ba? So yun ang ano ko doon eh, yung immaturity, composure, nawala yung composure at saka poise.